Noong August 4, 2020, sa Beirut, Lebanon, may sumiklab na apoy sa isang warehouse sa Port of Beirut. Nagumpisa ang apoy sa warehouse number 9 at kumalat papuntang warehouse number 12. Ang masama nito, may nakastock pa lang 2 toneladang ammonium nitrate sa warehouse number 12. Nung matamaan ng apoy ang ammonium nitrate, mabilis na sumabog ito na nagpayanig sa buong syudad. 2 beses itong sumabog. Nagiba ang warehouse pati ang lupa na tinatayuan nito. Nawasak ang mga gusali na malapit dito. Madaming tao ang natabunan ng mga debris. Akala ng iba, isa itong pag-atake ng mga kaaway. Ang pagyanig ay umabot pa hanggang Nicosia, na 240 kilometers ang layo mula sa Beirut. Naitala ng seismologists nila na ang pagyanig ay parang 3.3 magnitude na earthquake. Humigit kumulang 100 katao ang nasawi sa pagsabog. Pero lumilipas ang oras, padagdag na padagdag pa ang bilang. 4,000 naman ang sugatan. May mga naipit pa sa mga gumuhong gusali. Dahil ang lugar ng warehouse ay nasa sentro ng syudad, may malapit na mall at mga buildings. Ayon sa balita, ang 2 tonelada ng ammonium nitrate ay isang kumpiskadong kontrabando mula sa isang Russian businessman. At 6 na taong nang nakaimbak ito sa warehouse. Noong 2013 daw kasi, ang barkong pagmamayari ng Russian businessman na may pangalan Igor Gretchkushkin ay nakatakda sana maglayag mula Georgia hanggang Mozambique. Pero sa hindi inaasahan, ang barko niya ay nasira nung malapit na sila sa Beirut. Kaya ang nangyari, ang barko ay na-stranded sa port ng Lebanon. Ilang linggo pa ang lumipas, nag-declare na ng bankruptcy ang negosyanteng si Igor. Kaya ang barko ay iniwan na sa Beirut at ang mga crew nito ay na-stranded. Sa madaling sabi, pinabayaan na sila ni Igor. Ang ammonium nitrate naman na karga ng barko ay binaba ilang buwan pagkatapos makaalis ng mga crew. Simula 2013, nasa warehouse ng Beirut Port, nakaimbak ang chemical na ito. Ang barko at ang mga kargamento ay ilang taon na nasa warehouse at hinihintay lang ito masubasta. Pero madami na nag-warning sa mga otoridad sa panganib na pwedeng maidulot ng ammonium nitrate. Pero hindi nila agad inaksyonan. Hinintay pa nila lumipas ang 6 na taon at ang matinding pagsabog na ikinasawi ng mahigit 100 katao. Ang tanong natin, ano ba ang ammonium nitrate? Bakit sumabog ito? At saan ba madalas ginagamit ito? Ang ammonium nitrate ay kadalasang ginagamit sa agricultural industry bilang isang fertilizer. Ang component kasi ng ammonium nitrate ay ang element ng nitrogen kasama ng hydrogen at oxygen. Ang nitrogen ay tumutulong sa photosynthesis ng mga halaman. Sa ganitong proseso, ang pinakamagandang fertilizer ay ang ammonium nitrate kumpara sa ibang fertilizer. Pero sa kabilang banda, ang ammonium nitrate ay isang explosive compound din. Ginagamit ito sa mining at construction operations. Alamin naman natin kung paano nagaganap ang ganitong uri ng pagsabog. Kung papainitan mo ang ammonium nitrate na aabot ng 170 degrees Fahrenheit, ito ay dadaan sa proseso ng decomposition. Ito ay isang uri ng chemical reaction na nagko-convert sa ammonium nitrate papunta sa nitrogen, oxygen gas at water vapor. Ang reaksyon ng produktong ito ay hindi delikado. Sa katunayan, normal ang ganito pangyayari sa ating atmosphere. Ngunit ang ganitong uri ng proseso ay naglalabas ng isang napakalakas na energy. Ipiniliwanag ni isang professor ng University of Melbourne na si Professor Ian Ray na ang idea na paggawa ng isang papasabog gamit ang ammonium nitrate ay mula ito sa high energy hanggang low energy. Ang energy na malilikha nito ang tinatawag na explosive power. Dagdag pa niya, ito ay nangangailangan ng pressure build sa isang saradong lugar na hindi pwede sumingaw. Sa prosesong ito, doon lang sasabog na malakas ang ammonium nitrate. Ganun ang nangyari sa warehouse ng Beirut. Dahil lakastak ang ammonium nitrate sa isang saradong lugar, tapos nainitan pa hanggang 170 degrees Fahrenheit. Kaya pala ka na nagpasabog ng atomic bomb. Pero kung nasunog ang ammonium nitrate sa isang bukas na lugar, hindi ito sasabog ng malakas dahil sisingaw lang ang usok nito. Kaya kung may magtatanong, delikado ba ang ammonium nitrate? Ang sagot, depende sa paggamit. At depende kung paano mo inimbak at tinago. Pag sinunog mo ammonium nitrate, ang usok nito
ay kulay red na may halong brown. Ito ang paliwanag sa brownish na usok na nakita nyo sa video ng Beirut Explosion. Pagkatapos sa pagsabog, katulad na napanood natin sa maraming mga video, agad ay mapapansin ang isang shockwave na tila naglakbay papalayo kung saan naganap ang pagsabog. Ang moisture sa hangin ay mabilis na nag-condense na bumuo ng white sphere sa paligid ng explosion zone o kung saan nagsimula ang pagsabog. Dahil sa potensyal ng ammonium nitrate bilang isang pampasabog, maraming mga bansa at mga samahan nito ang nagkaroon ng kasunduan kung paano ito nararapat iproseso at iimbak. Ang ammonium nitrate ay nararapat na itago sa isang controlled condition at kontroladong volume lang para mabawasan ang tsansa na pagsabog nito. Sa bansang Australia, ang paggamit ng ammonium nitrate ay mahigpit na minomonitor upang maiwasan ang matinding pagsabog. Ganon din sa Amerika, may mga checklist sila kung paano iimbak ang ammonium nitrate. Regulated din na mga agency nila ang pagbebenta at pagbili nito. Ang tanong naman natin, may mga nangyari na bang ganitong pagsabog ng ammonium nitrate sa ibang bansa? Isa-isahin natin.